Hello, what's up mga sir, madam, my idol, no? Ngayon ay gagawa po ako ng burner ng ating Calandius oil. Yung burner po kasi ng ating Calandius oil na ginawa ay 3 inches lamang po. Yung ganito lang maiksi. So ngayon gagawa po ako ng 4 inches ang haba. Kasi ang aking chamber ay 4.5, no, yung aking ginawa. So eto na siya. Naguhitan ko na siya. Puputulin ko na lang. Ayan. 4 inches siya mga sir idol. So puputulin natin 'to pa. So ngayon, sunod na tatabasin natin ay yung pantakip niya sa ibabaw. Ayan. May guhit na yan mga sir, madam, mga idol. Ano? Ginuhitan ko na para medyo mabilis po tayo. Nasa 4mm po ang kapal ng ginamit natin bakal. So, ito na mga sir idol, ano, ito ay kwadrado pa lang. Bibilugin natin yan ng naaayon sa kung anong bilog ng ating 3/4 na tubo. So, ito naman, ito lang ginagawa ko mga sir idol. Yan sa radio, nilagyan natin ng bikat, ano, bago natin i-welding dito. Where's my guantes? So ayan mga sir idol, anong bubutas na tayo. Ito nga pala yung 3/4 natin na tubo na i-layout na natin yung ating bubutasan. At napancheran na din po natin gamit ang ating fabricated na concrete nail puncher. Ayan, meron na po yung mga puncher para po pag nagbare na tayo, hindi dumudulas. At iwas din tayo sa pagkabali ng ating talim dahil maliit po ang talim na ating gamit. 1/16 lang po. No, yan po ang ibubutas ko muna lahat sa mga unang butas, yan lang po muna. At sa ibang butas niya ay dodoblehan ko na lang ng mga medyo malaki. Kasi tatlong klaseng talim ang ginagamit ko at ito yung ating fabricated na holder para hindi po tayo nababalian ng talim
kailangan po hindi po gumagalaw dahil wala po tayong gato, no? Ganito lang po ang pagbarena, dahan-dahan lang po. Huwag po nating masyadong lalagyan ng puwersang diin para iwas po tayo na mabali ang ating drill bit. Dahan-dahan lang. Ayan. So, ayan, pag natapos na ano, mabarinahan lahat ng diretso lang, yung mga paislanting is dodoblihan ko na lang po nung ano, ibang talim na paislanting na. Basta ang pinakaibabaw niyan ay 116 na naka-islanting ang pinakaibabaw. And then may paislanting din pataas. No, at ganito naman ako magbarena kapag ka sa ibabaw yung naka-islanting, no. Huwag din po natin pipersahin, dahan-dahan lang. Hangga't maaari, isawsaw nyo sa langis yung talim ng barena para medyo maganda siya. Hindi siya umiinit agad-agad. Hindi siya napuputol. Dahil sa fabricated natin na ano, no? Ganyan lang, simple. Kahoy lang yung aking ginawang pinaka-holder. Para pag magbarena ako, eh, talagang ano, nakahawak. Hindi na tayo gumamit ng C-clamp or vice clamp para pigilan yung ano, no? Ganyan lang sa pagbarena. Hindi na kailangan ng tools na ano, mabigat. Wala pa po akong gamit na ganun, yung gato. Kaya ganito lang po ang aking naisip gawin. Kulang-kulang pa po ako sa gamit. So ngayon mga Sir Idol, ito nga yung ating ginawa, no? Tapos na siyang mabarinahan at ito ay ating ite-testing. Ayan, detress po yung ating tinanggal at ipapalit natin yung bagong gawa natin na D4. Ang haba. Titingnan natin ang magiging ano, resulta, kung yellow flame or blue flame ba siya. So higpitan ko muna. So ayan mga Sir Idol, no, nakakatuwa naman ang result ng ginawa natin ay blue flame. Ayan. No, blue flame na siya. Maganda naman. Malakas din. No. Ito, anuhin natin kung gaano ka ano, kalayo ang inaabot ng init ng kanyang ano, kanyang apoy. Ayan, no? Ayan, pinipil ko kung hanggang saan ang ano, mararamdaman ko yung init. Ayan, no? Ayan, taas na ng kamay ko, idol. Ano na. Sa estimate ko, 70 to 80 centimeter. No? Baka kulang-kulang isang metro. Ayan, hanggang dyan yung init niya. Sasalangan natin ng kawaling may isang tabong tubig at uurasan natin kung ilang minuto ba bago siya kumulo. Yung nagawa nating burner, Sir Idol, ano, ayan, no, parang wala pong apoy. Wala ka pong makikitang apoy sa ano, tagiliran. Pero pag tinanggal natin ang kawali, ayun, blue na blue po siya. Blue flame po siya. Diba? Pero kung gusto nyo nang lumalabas yung apoy, pwede rin naman. Nasa burner lang din naman po yun. So, ayan. Abangan na lang natin yung kanyang pagkulo. Dagdagan na lang muna natin ng langis mga Sir Idol. Dito po ako naglalagay, nilagyan ko ng imbudo. Kasi yung kanyang tangke, hindi ko po mailagay pa dahil may diferensya yung gate valve. Tumatagas po yung gate valve. Isa pihitan. Nandun po tumatagas, kaya papalitan ko pa po. Kaya pansamantala, ito, sinasalinan ko lang muna ng ganyan.
Pag dito natin sa kabila, tingnan Sir Idol, mayroon tayong makikitang konting ano yung, ayun o, may nagbublo na luma, ano, konti. Pero hindi siya totaling lumalabas eh. Nasa loob lang siya ng chamber kasi mahaba nga po yung chamber natin, 4.5, 4 inches and a half. Ayan. Pero pag sa tagiliran mo tingnan na ano, Sir Idol, wala kang makikita ng apoy. Pero blue naman yung apoy niya sa loob. Yun, doon ang pambawi. Nagluluto ka, kala mo walang apoy. Ayan mga Sir Idol, malapit na tong kumulo. Pasensya na kayo sa venue ko ha. Medyo madilim, hindi ko po inaasahan na aabutin ako ng ganitong oras sa pag ano, testing. Hindi po ako nakapag-prepare ng ilaw. Bali sa next time na lang po. Ayan, napapansin ko gumagalaw-galaw na yung mga nakalutang dun sa ano, sa tubig. Malamang senyalis na ito ng kanyang pagkulo. Ito pala yung chamber na ay ano, burner na una oh. 3 inches. Ang tinitesting natin ngayon ay yung 4 inches. Ayan. So, ayan na mga Sir Idol. Mukhang bumibilis-bilis na yung paglikot ng ano, ng tubig. Malapit na talaga yan. Ayan ay isang sinyalis na ng kanyang pagkulo. Ayos. After 8 minutes mga Sir Madam Idol, kumulo na siya. Isang tabong tubig po 'yan ang aking inilagay diyan. No? Kumulo na siya. Okay. Kumukulo na nga. Ayos, Sir Idol. Bye-bye.